Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ibabahagi ko sa inyo ang madaling gawin, maliit na puhunan na pang negosyo. Ang pagluluto ng kamote cue. Tara, umpisa na natin! Ang una nating gagawin ay babalatan natin ng ating kamote. Bali po ang per kilo dito sa amin sa Quezon City ay 60 pesos per kilo. Pero since pang negosyo po ito, meron po siyang discount na 5 pesos. Bali per kilo na lang po ay pumapatak ng 55 pesos. Ako po si Glory at gumagawa po ako ng mga videos na pang negosyo. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Meron po tayong order na 70 sticks ng kamote cue. Ito na po ang ating mga nabalatang kamote. Ikakat lang natin ito ng 1 cm. Ito naman po ang ating mga na-slice. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Mag-start na po tayong magluto. Naglagay na tayo ng ating slice na kamote sa ating kawali. Tips lang po, dapat yung ating mantika ay mainit na para hindi po madurog ang ating kamote or lumambot. Ito pong ating mantika ay nasa 3 liters. Pero yun nga po, nagsasalang din tayo dito ng banana cue, turon, carioca. Ang paghahalo po ng ating kamote ay hindi po palagian. At least 30 seconds po bago natin ito uling haluin. Ifa-fried lang muna natin ito. Tapos, after 5 minutes, pwede na natin ilagay ang mga asukal. Tips lang po, dapat naka-deep fry ang ating kamote. Pwede po bang maglambing? Paki-comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang ating mga videos. Maraming salamat! Naglagay po tayo ng 1/4 cup ng light brown sugar. Tutunawin natin ang ating asukal bago natin ito uli haluin. Nasa high heat po ang ating apoy. Tips lang po, hindi po pwedeng mahina ang ating apoy kasi po lalambot ang ating kamote cue.
Kapag natunaw na po ang asukal, palagian na po natin itong haluin para dumikit po ang asukal sa ating kamote. This time po, pwede na natin iahon ng ating kamote cue. Ang cooking time po nito ay 10 minutes. Kapag malalaki po, 3 piraso ang aking itinutuhog. Kapag maliliit naman, pwede itong 4 piraso. Tips lang po, malalaman nyo kung hilaw pa ang iyong kamote cue kapag tinuhog nyo ito at bumiyak pa. Bali po sa pagtutuhog nito, inuuna ko lang muna yung large, tapos sunod medium, and then yung small na size ng kamote cue. Halika, Pepe ko. Ito na po yung order sa atin na 70 sticks ng kamote cue. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! So, ito pa yung mga merienda natin. Maruya, suman na kasaba, malagkit, kasaba cake. Ang ating banana cue, yan. Ang ating kamote cue para dito sa ating tindahan, karyoka at turon. Thank you for watching. God bless!